You're so sexy. Get out of here. Adobo Recaps here. For today's video, ang movie title ay Evil Intent. Isang magandang nurse na nagngangalang Gwen, ang nag-asikaso sa isang pasyenteng nahihirapang huminga, sa halip na tulungan siya, sinadya niyang isarado ang kanyang oxygen tank, nang hindi na humihinga ang babae. Nagkunwaring natarante si Gwen at humingi ng tulong, nagawa nilang buhayin ang pasyente. At habang tinitingnan ng isang doktor ang masamang nurse, nakangiti lang itong lumabas. Samantala, masayang namumuhay ang isang pamilya kasama si Mira, na naghahanda ng almusal, para sa asawang si Todd, at sa anak nilang si Max na may kapansanan. Gayunpaman, nang tawagin ni Max ang kanyang tagapag-alaga, ito pala ay si Gwen, ang psycho nurse mula sa unang eksena, at parang sobrang close ang bata sa kanya. Habang nag-aalmusal sila, ibinahagi ni Todd at Gwen ang kanilang kagustuhan sa asukal, at medyo nakaramdam ng selos si Mira. Kinalaunan ng araw na iyon, dumating ang kaibigan ni Mira na nagngangalang Karen, at pinag-uusapan nila ang tungkol sa caretaker ni Max. Nagdududa si Karen kay Gwen at iminungkahi niya kay Mira na subukan nila ang ibang mga nurse. Lingid sa kanilang kaalaman, narinig ni Gwen ang kanilang usapan. Tinanong ni Karen kung saan nila natagpuan ang nurse, at sinabi ni Mira na nakalimutan niya, at marahil ay si Gwen ang nakahanap sa kanila. Biglang napasigaw si Max sa sakit, at nang sumugod si Mira sa kanya ay pinagalitan niya si Gwen, pero sabi ni Max na hindi kasalanan ng nurse. Nasira ang saklay niya na lingid sa kanilang kaalaman ay kagagawa ni Gwen, tumawag si Mira sa doktor ng kanyang anak para sabihin sa kanya ang nangyari, at mag-order ng bagong saklay. Kinagabihan, humingi ng tawad si Mira kay Gwen para sa naunang pangyayari, sinigurado sa kanya ni Gwen na naiintindihan niya ang sitwasyon, gumawa si Gwen ng kamang tea para kay Mira para matulungan siyang makapagpahinga. Kinabukasan, sumali si Mira sa isang komunidad para sa mga taong may muscular dystrophy. Ibinahagi niya ang kwento ni Max, isang kamakailang diagnosis at kung paano siya nahulog habang umaakyat sa isang slide. Ang alaala ng pagkahulog ni Max ay nagdulot ng luha sa mga mata ni Mira, dahil siya ay minumulto pa rin sa pangyayari. Pag-uwi ni Mira, pinaghandaan na naman siya ni Gwen ng tsaa. Habang nakahiga si Mira sa sofa, dumating si Dr. Keller para bigyan si Max ng bagong saklay. Pinipigilan ni Gwen si Dr. Keller na makipagkita kay Max, at binanggit ng doktor na maaaring nagkita na sila noon, kahit na hindi niya maalala kung saan. Sa gabi, binisita ni Gwen si Dr. Keller sa kanyang bahay, sinabing naaalala niya kung paano sila nagkakilala. Pagpasok sa bahay, mabilis na tinurukan ni Gwen si Dr. Keller. Sinabi niya na kilala nila ang isa't isa mula sa ospital, kung saan ginagamot nila ang isang pasyente na tinangka ni Gwen na saktan. Ipinagtapat din ni Gwen ang kanyang intensyon na alisin si Dr. Keller, na itinuturing niyang panggulo sa kanya at sa kanyang pamilya. Tinurukan ni Gwen si Dr. Keller ng isang malakas na gamot at nag-iwan ng isa pang bote, kaya iisipin ng mga pulis na namatay siya sa labis na dosis. Nakatanggap si Mira ng tawag mula sa isang hindi kilalang tao na nagngangalang David, na nagsasabing kaibigan siya mula sa kanyang kamakailang sinalihan na komunidad. Sinubukan ni David na makipag-bonding kay Mira, sa pamamagitan ng pagbabahagi na ang kanyang anak na si Carter ay naghihirap din sa muscular dystrophy. Gayunpaman, nang humiling si Mira na makita ang kausap niya, isang low resolution na larawan lang ang nakikita niya, ipinahayag ni David na siya ay isang balo, at umaasa sa isang nurse para alagaan si Carter. Nang marinig ito ni Mira, naniniwala siyang tama ang desisyon niyang kumuha ng live-in nurse, lingid sa kanyang kaalaman, si David pala ay si Gwen, at nagkukunwari ng boses gamit ang computer software. Kinaumagahan, bumalik si Karen at nadatnan ang pamilya ni Mira na nag-aalmusal. Hindi sinasadyang nabuhusan niya ng inumin ang t-shirt ni Todd. Kakaibang tinitigan lang ni Gwen si Todd na naghuhubad, at pagkatapos ay dinala niya ang mga damit nito sa laundry room. Si Karen na napansin ang hindi maayos na kalagayan ni Mira, ay nag-alok na tulungan siyang kunin ang kanyang bag mula sa opisina. Habang dumadaan sa laundry room, naabutan ni Karen si Gwen na inaamoy ang damit ni Todd. Nang gabing iyon, si Gwen, na nagpapanggap na si David, ay tumawag kay Mira upang magtanong tungkol sa kanyang kapakanan at ni Max, nang maglaon. Ipinaalam ni Gwen kay Todd na si Mira ay nasa telepono kausap ang ibang lalaki, na sinusubukang gawin siyang kainahinala. Pagkatapos ay nag-goodnight siya at niyakap si Todd. Kinaumagahan, nasa kusina sina Gwen at Todd habang tulog pa rin si Mira. Tila sabik si Gwen na makasama si Todd, at sinubukan siyang akitin.
Gayunpaman, nagising si Mira at naputol ang sandali. Si Gwen ang pumalit sa papel ni Mira sa paghahanda ng almusal, at nag-aalala si Todd sa kanyang asawa, na madalas na natutulog sa sofa. Kalaunan ay tumawag si Karen upang pasalamatan si Mira para sa mga birthday flowers, ngunit hindi naalala ni Mira na ipinadala ito. Nalaman niyang si Gwen ang nagpadala ng mga bulaklak, dahil nag-aalala siya na nakalimutan ni Mira ang kaarawan ni Karen. Biglang nahilo si Mira, at ipinahayag niya ang kailangan niyang magpatingin sa doktor sa lalong madaling panahon, at nag-alok si Gwen na kunin ang dugo ni Mira para sa pagsusuri sa laboratorio. Kinagabihan, ipinagtapat ni Mira kay David ang tungkol kay Gwen na kinuha ang lahat, mula sa bahay, hanggang sa pag-aalaga sa kanyang pamilya. Pagbalik ni Todd at Max, nanlalabo ang paningin ni Mira, at nangako siyang sasamahan sila mamaya sa silid. Nang malapit na siyang makatulog sa sofa, nakatanggap si Mira ng isang mensahe, na nagsasabi sa kanya na si David ay isang manloloko. Kinabukasan, sinubukan ni Todd na gisingin si Mira sa sofa, at hindi sinasadyang makita ang mensahe sa kanyang cellphone. Humingi ng paumanhin si Mira kay Gwen para sa kanyang negatibong pangunawa sa nakaraan, at kinikilala ang pagsusumikap ni Gwen sa bahay, at naramdaman ni Gwen na kontento siya na itinuturing bilang bahagi ng pamilya. Nakatanggap si Mira ng isa pang mensahe mula kay Weber, na nagbabala sa grupo na huminto sa pakikipag-ugnayan kay David, ngunit hindi niya ito pinansin. Pinilit ni Mira ang sarili na pumasok sa trabaho at sa opisina. Sinabi niya kay Karen na maayos ang resulta ng kanyang lab test, na iniuugnay ang kanyang pagod sa pangangailangang magpahinga. Nakatanggap si Mira ng email mula kay David, na si Gwen, na nagbabala sa kanya tungkol kay Weber. Sinabi ni David kay Mira na ang kanyang anak ay nasa panganib, na hinihimok siyang makipagkita sa kanya. Sa bahay, narinig ni Todd ang pag-uusap ni Mira kay Gwen tungkol sa pakikipagkita sa isang tao, at nagsimula siyang maghinala sa kanyang asawa. Kinabukasan, pumunta si Mira sa kafe para sa meeting nila ni David. Nakatagpo niya ang tunay na David Weber, na tumanggi na nakikipag-usap kay Mira, at ibinunyag na may nagpapanggap sa kanya. Si Mira ay hindi makapaniwala, ngunit hindi pa naghihinala sa pagkakasangkot ni Gwen. Si Todd, na sumunod kay Mira, ay nasaksihan ang kanyang pagyakap kay David, na lalong nagpasiklab sa kanyang mga hinala. Samantala, bumisita si Karen sa bahay at sinabi kay Gwen na alam niya ang kanyang plano, at sinabing nakita niyang inaamoy niya ang kamisete ni Todd. Binalaan niya si Gwen laban sa panggugulo sa pamilya, at nang aalis na si Karen, inatake siya ni Gwen mula sa likuran. Dinala siya ng nurse sa isang malayong lugar at tinurukan siya ng kung ano. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Todd na umiiyak, na nagsasabi sa kanya na sinundan niya si David sa isang hotel. Habang naghahanda ng hapunan si Mira, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang asawa, na nagsasabing late na siya makakauwi. Palihim na kinuha ni Gwen ang kanyang kutsilyo, at sinabi kay Mira na makikipagkita lang siya sa isang dating kaibigan. Pumunta siya sa hotel na tinutuluyan ni David, at si Gwen pala ang nurse ng asawa ni David bago ito pumanaw. Ibinunyag ni Gwen na kinumbinsi niya ang kanyang asawa, na itigil ang paggamot sa kanyang kanser, na humantong sa kanyang kamatayan. Nagalit si David at sinaksak siya ng nurse gamit ang kutsilyo. Binuhusan siya ng dugo sa isang vial at umalis. Kinagabihan, umuwi si Todd na lasing, at ginamit ni Gwen ang pagkakataong ito para mapalapit sa kanya. Dinala niya si Todd sa kanyang silid, at sinubukang akitin siya, ngunit nanatiling tapat si Todd sa kanyang asawa, at sinabihan si Gwen na umalis sa kanyang silid. Kinaumagahan, nagising si Mira at nakahanap ng note sa kanyang tiyan na isinulat ni Gwen. Tinukoy niya si Max bilang little guy, at napagtanto ni Mira na ito ang tawag ng impostor na si David sa kanyang kunwaring anak. Naghihinala, ibinuhos ni Mira ang tsaa sa kanyang bote at nakakita ng ilang pulbos na lata. Pumunta siya sa kwarto ni Gwen at nakakita ng libro tungkol sa mga lason, pati na rin ang mga gamot na nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Nakauwi na sina Gwen at Max kaya biglang lumabas si Mira sa kwarto ni Gwen. Naghanda siya ng isa pang tsaa, at hinikayat siyang magpahinga. Habang wala sila, bumalik si Mira sa kwarto ni Gwen, nag-record ng ebidensya ng mga ginagawa sa kanya ni Gwen. Pagkatapos ay naghanda siyang umalis habang tinatawagan si Todd, na ipinapalem sa kanya na mayroon siyang ebidensya laban kay Gwen, at balak niyang iulat ito sa pulisya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, umuwi si Gwen, maliwanag na alam niya na ang kanyang mga aksyon ay natuklasan. Tinanong ni Mira kung nasaan si Max at sinabi ni Gwen na dadalhin siya sa kanya. Sa kanilang paglalakbay, ibinunyag ni Gwen na ginawa niya ang mga ito dahil hindi niya naramdaman na bahagi siya ng pamilyang pinangalagaan niya. Ang gusto lang niya ay isang masayang pamilya tulad ng kay Mira,
na sa tingin niya ay makakamit lamang sa pamamagitan ng pagtanggal sa kanya sa larawan. Samantala, umuwi si Todd at hinanap si Mira, ngunit cellphone lang ang nakita. Sinuri niya ang na-record na video bilang ebidensya. Pagdating sa lugar, inamin ni Gwen ang kanyang pagpatay sa mga individual na nagbabanta sa kanyang pamilya, kabilang sina Dr. Keller, Karen at David. Natuklasan ni Mira ang paghahayag na ito at galit na hinanap si Max, para lang mapagtanto ang panlilinlang ni Gwen. Ibinunyag ni Gwen na ang kutsilyong ginamit sa pagpatay kay David ay may mga fingerprints ni Mira, dahil si Mira ang huling gumamit nito. At ang dugong ibinuhos niya sa katawan ni David ay galing din kay Mira. Sinubukan ni Mira na tumakas, ngunit nahuli siya ni Gwen. Nauwi sila sa isang pakikipagbuno, kung saan natatalo si Mira kay Gwen dahil mas malakas ito. Naabot ni Mira ang kettle at ipinalo sa ulo ni Gwen, na naging dahilan upang mawalan ito ng malay. Nagmamadali siyang tumakas mula sa lugar patungo sa kanyang sasakyan. Nagtapos ang pelikula na makikita ang masayang pagsasama ng pamilya, isang nakabitin na conclusion na wala ng mga salita tungkol sa nangyari kay Gwen. Kung nagustuhan mo ang video, baka naman pwedeng pakilike naman po ng video at maraming salamat.